Wow! Hello, 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 Good evening. everyone! Good evening! Nako, partner, dalawa lang tayo ngayong gabi. Nasaan na ba True. yung isa nating kasama? Busy na naman ang Hello, ating everyone! K. Kasamang si Yun. K. Ayun, nasaan ka na, K? Magparamdam ka na, K. Go ahead, partner. Yes! Ready ka na ba para sa isang oras ng balita at balitaktakan? Ay, akin pala yun, kaya ka pala Yes, ginta. ayun dapat Samahan nyo yan. kami sa mundo ng entertainment, music, at social media. At sa tulong ng teknolohiya, we will keep you informed sa mga latest showbiz happening. Kaya halina at sumali sa ating kwentuhan, ikwento na yan. Isplok mo na yan, etikate ka na yan, dito lamang sa... Starbuzz Live! The views and opinions of the guests do not reflect the views and opinions of the hosts. Furthermore, the views and opinions of the hosts do not reflect the views and opinions of the show, the management of this page, and the affiliations of the hosts. Too different, too wild, too loud, done with too much style. Too far, too futuristic, and far too young to mess with. Too smooth, too elevated, too smart, too concentrated. Too ill, too ever stand still, too hard-headed to bend to think. Feel something real, feel something real, feel something real, feel something real, yeah! Ayun, hello, 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 hello. Kamusta hello, na? Kamusta? Eto, okay lang naman. Eto, nako, mukhang ang mga viewers natin ay kumakain pa. Kasi nga ngayon ay talagang open na nga talaga ang Singapore. Ang dami pa, alam ko, wow. marami na nasa labas. Although kami ngayon kasi dito, dala-dala wala ang pwedeng lumabas. Pero partner, alam mo naman, pagka nagbukas di sila dito, talagang go na go sila. Lumalabas True. Talaga yung mga tao. At least nakakalabas na kayo. Oo, kami nakakalabas. Kayo din naman, di ba? Nakakalabas na rin kayo. Nag-o-open na dito pero yun lang take away. Hindi pa pwedeng tumambay sa mga coffee shop o sa mga restaurant. Pero ay, at parehas least, pala tayo ng tawag, take away din pala kayo. Oo, take away, 'di ba? Maka-British sila. Oo, nga atin, pala take out, British eh. Nga pala kayo. Oo, hindi sila take away. Nakakaunawa pag sinabi mong take out. What's take out? Take away. tawag nga namin take away o kaya dine in ang tawag naman namin. True. Dine in sa inyo din? Yes, yes, yes. Dine in and take away. Ayun. So anyways, yun, marami tayong pag-uusapan ngayon, partner. Pero exactly. Yes, bago yan, nako, kailangan ko muna i-share. Maraming salamat po sa ating 85,000 followers na tayo. Nag-umpisa lang tayo ng 20,000. Or hindi, actually, nag-umpisa tayo lang, wala pang 1,000. O, diba, actually, nung first na sumali ako sa ano sa show, nasa ano lang, 7,000 followers. Hindi nga, 7,000 yes. pa lang tayo noon. Yes, 7,000 yun, tapos naging 12,000. Wala pa isang 12K. Taon yun. Wala oo, pa isang taon yun. Oo, yes, tanda ko talaga yun. Nasa 7K, tapos naging 12. Mga like ay, a month ang after. Saya. So, ang... Tapos diba, parang time flies ngayon, on the road na tayo to 100K. Oo, syempre, ilan lang naman ang Pilipino din sa Singapore. Pero itong True show na kasi natin, kung saan-saan na nakakarating, Vietnam, Malaysia, Indonesia. Nung tinitinan ko nga yung graphics partner, parang ang True. Dami na rin sa Pilipinas, ang dami na rin sa Saudi Arabia. Nako, so yung mga viewers natin na nasa tapos Saudi nakakaloka, Arabia. Hello, hello. At sa nakakaloka partner, ang pag tinitingnan mo yan, ang Pilipinas ang talagang pinakamahal. Habang anon so, yun sa graph so meaning to say makaano talaga maka Facebook ang mga Pinoy ang mga Pilipino sa, talaga ma super Facebook tayo pero anyways again thank you very much po sa lahat ng ating mga followers all over the world sana nga maka 1 million tayo in future yes pag pray okay. natin yan yun, oo, pangarap pero bago natin tayo mag yan. 1 million partner invite muna natin sila na i-like and subscribe ang ating mga yes. social media accounts like Correct. Our Facebook our YouTube and our Instagram meron din tayo sa Twitter at of course sa TikTok. At para naman sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-email sa ratedjofficial@gmail.com. And of course, please also like and follow na rin doon niya sa ating nabanggit na Instagram. Ang lahat na yan ay nasa pangalan ng Rated J Official. At invite mo na rin partner yung social media account ninyo dyan sa Vietnam. Oo, yes. Sa ating Filipino experts in natin. Vietnam. Oo, sa ating mga kababayan dyan na nasa Vietnam wherever you are. Follow din kasi meron din tayong mga pa-show at mga, you know, pa-event sa kanila every Thursday. Right. Speaking of pa-show, eto na yung mga ating mga balita na pag-uusapan nga ngayong gabi. Go ahead, True. Partner.
Yes, at parang sa ating Starbucks, number one, ito mainit-init na pinag-usapan ngayong linggo or mga nakaraang linggo. Ang yun nga yung social media, sa social media ang pahayag ni Alger Abrenica tungkol sa kanyang asawang si Kylie Padilla. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ang aktor matapos isa publiko ng ama ni Kylie na si Robin Padilla ang tungkol sa kanilang paghihiwalay. Sa isang mahaba at trending na post ng aktor nitong nakaraang Martes, October 19, hinamon ni Alger si Kylie na sabihin kung sino talaga ang unang nangloko at kung sino ang sumira sa kanilang pamilya na naging dahilan ng kanyang pagsuko sa kanilang relasyon. "Tell them who cheated first. Tell them who wrecked our family. Tell them why I gave up on you, not on our family. The public deserves to know the truth," ayon sa post ni Alger. Samantala, humarap naman si Kylie Padilla sa isang eksklusibong panayam sa Kapuso Mo Jessica Soho or KMGS kung saan sinagot niya ang mga paratang ng dating asawa. Ayon sa actress, marami daw siyang alam na maaring ikakasira ni Alger kaya mas pinili na lang niya na manahimik para sa kapakanan ng kanilang mga anak. "Ang alam ko, parehas kaming hindi na masaya," ayon kay Kylie. Inamin din niya na hindi na siya ang nakaisip na mas mabuting maghiwalay na lang sila ni Alger dahil maliban sa ayaw niyang tumagal ang kanilang pagsasama at makita ng kanilang mga anak ang nangyayari sa kanila, naramdaman din daw ni Kylie na parang siya na lang ang may pakialam sa kanilang relasyon at buhay ng asawa. Sa huli, nakiusap si Kylie kay Alger na sana maging maayos ang relasyon nila para sa mga anak. Dahil ayaw din niya na lumaki ang mga ito na may toxic co-parenting ng mga magulang. Dagdag pa ni Kylie, sana raw parehas na silang mag-move on at maging masaya para sa isa't isa. Ako hindi naman ako makapag-move on dito, partner, kasi nga 'di ba, para ang hirap, sino kayang paniniwalaan mo, si lalaki o si babae? Pero eto nga nagtanong nga tayo sa ating mga ka-OFW kung ano nga ba yung masasabi nila. Ang dami nagkomento, talaga ang mga Pilipino talaga. Meron tayong 22,700 na reach at ilan ba ang nagkomento nito? More than 100, almost 108 na yung nagko-komento nito at karamihan sa kanila sinasabi nila na wala kaming pakialam sa buhay ninyo. Pero marami rin sa kanila na nagsasabi na nalalaos na kasi si Alger kaya nag-iingay para mapansin. Iba naman dito sabi niya ito, huwag niyong pagtuunan ng pansin ang issue na yan, di naman makakatulong sa ating buhay yan. O yan. Pero nagko-comment pa rin sila. Nagko-comment pa rin sila. Nagko-comment pa rin yung mga kababayan natin. O eto kaya, makapag-comment kaya sila sa ating Starbuzz number 2 kasi maraming mga may gusto at may ayaw din kay Chris Aquino. Sa ito nga, engaged na si Chris Aquino sa kanyang politician boyfriend na si Mel Senen Sarmiento. Ito ang inanunsyo ng TV host actress sa kanyang Instagram video post noong October 24, 2021. Dating DILG secretary noong termino ni President Noynoy Aquino si Sarmiento. Ang dati ring presidente ang naging tulay para magkakilala yung dalawa. Binati naman ni Chris o si Chris na mga kaibigan niya sa showbiz na sina Kay Brosas, si Darla, si Ann Curtis at si Po Kwang. Ito nga yung sinabi niya, babasahin ko ha. "To my best friend and the man I said yes to spending the rest of my life with, thank you for a bimb said loving me for you with no agenda and for being just an overall good and patient man. It's unreal how much more calm and peaceful I feel now that you're here. We agreed what's personal shall remain private. So hanggang dito lang ang pwede kong ma-share, except I guess to say as much as I am proud to be an Aquino, looking forward na maging Sarmiento." Ayon nga kay Chris Aquino. Nako, Mrs. Chris Aquino Sarmiento na nga ba talaga? Yun lang. Siyempre, yung mga iba. Siyempre, yung mga iba naninibago. Parang, sino ba tong taong to? Parang, no, kahit na ako nga, parang, who is this guy? Parang wala namang... Ginugol mo, diba, siyempre. Parang wala namang mga chismis na nag, 'di ba, he's dating with this guy. Kasi ang naririnig kong mga chika is si Herbert, and then si Willie Revillame. So and then sa Lilith, parang who is this, you know, guy? Yan. Kung talaga masaya naman na si Chris, at saka sana nga lang Chris would remain private when it comes to her life. Pero parang hindi Chris Aquino kung hindi private, no? Parang hindi natural. Okay, anyways, eto na nga. Sa limelight na talaga sila noon pa. And speaking of limelight partner, ito nga, ikinasal na noong October 23 sina Carla Avillana at Tom Rodriguez. At ginanap ang kanilang pag-iisang dibdib
sa isang simbahan. Suot ni Carla ang isang gown na gawa ni Monique Luillier, samantalang nakasuot naman si Tom na gawa ni Francis Liviran. Nauna nang inilabas ng dalawa ang photos ng kanilang prenup shoot sa Batangas. Unang nagkakilala ang dalawa sa May Destiny ng GMA 7 at na-engage noong March 7. Kaya naman, from Rated J, congratulations! Congratulations. Ayun, speaking of congratulations, eto na nga, kailangan na nating i-rush kasi naghihintay na yung ating bisita at baka iwanan pa tayo ngayon. So anyways, eto na yung ating bisita. Partner, ikaw ba dati nanonood ka ng The Singing Bee? Yes, high school ako niyan, high school. Tapos pagkatapos ng klase namin, doon kami nanonood ng Singing Bee habang kumakain ng lunch. Nako, kasi no, parang nasa 11 ang airtime nila niyon. Kaya excited akong baka kwentuhan ng ating 11? Eh, di ba kwan yun? Panggabi sila. Hindi, meron din noon time before. Tapos parang nalipat. Sige, itanong nga natin. O baka panahon na ni kwan yan, ni Naomi Perez yan. Sige, mamaya tanong na nga natin yan. Sige, sa ating bisita. Pero tonight, makakasama natin ang isa sa mga song bees ng The Singing Bee noong kapanahunan natin, noong mga year 2000. Ang ating bisita, mapapanood natin. Ito na ang ating VTR. VTR. Roll VTR. Okay. Party song, come along, join the party. Take a chance, get a dance, naaalala niyo pa ba ang programang ito na sumikat tuong 2008 hanggang 2015? Dito nakilala hindi lamang ang mga naging host at contestants, kundi pati na rin ang mga song bees. At isa na nga rito ang ating guest tonight. Mula sa Binyan, Laguna, tumatak si Led Sobrepeña dahil sa kanyang malagubat na buhok na may mapusong pag-awit. Kumusta na kaya si Led? Kumustahan tayo tonight with the song bee Led Sobrepeña, live na live sa Starbuzz Live! Diba sabi niya, live! Ang pangit ng VO ko doon. Hindi ko gusto yung VO ko doon. Sabi niya doon, live! Actually, hindi ko rin napansin kung hindi mo sinabi. Kung hindi ko sinabi. Parang nasal na nasal. Ladies and gentlemen, ang ating special guest tonight mula po sa Binyan, Laguna, ang nag-iisang si Led Sobrepeña. Good evening sa'yo, Led. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat for guesting me dito sa bonggang-bonggan yung show. Talagang sa buong Southeast Asia ang daing nanonood. Ganon. Yun. Anyways, ayun. Kasi talagang, actually si Led, ikukwento ko lang kay partner to. No? Kasi although nasabi ko na rin kay Led to. Alam mo partner, si Led kasi, laging binabanggit niya ng nanay ko noong malakas-lakas pa yung nanay ko kasi laging nanonood ng Singing Bee. Tapos pag tinatanong ko sa kanya dati, ang lagi niyang binabanggit na pangalan, si Led. Sabi niya si Led Sobrepeña, sabi niyang ganyan. Ba't kaya alam ng nanay ko si Led Sobrepeña, yung pala nanonood siya ng The Singing Bee. So alam niya eh, kasi yung buhok niya ni Led kasi dati malaki-malaki yung hair niya. Sabi ko nga doon, malagubat na buhok, diba? Pero ngayon wala na ang kagubatan, parang nawala na-trim na siya. So yun, kaya kung buhay pa sana yung nanay ko ngayon, for sure, sobrang matutuwa yun dahil naging guest ko yung lagi niyang pinapanood dati sa The Singing Bee. Alright, magandang gabi. Kumusta na kayo dyan sa Pilipinas, Led? Ito okay naman, lumalaban pa din. Diba, alam niyo naman, pandemic pa din hanggang ngayon. So, marami talaga na bago eh. Speaking of Kwan, The Singing Bee, unang-una, sinabi ni partner kanina 11 o'clock. Nagkaroon ba kayo ng 11 o'clock o hindi nyo na season yun? Meron yung morning. Tanda ko talaga merong morning. Parang si TFC kasi twice siya pinapalabas. Isang morning, isang gabi. Hindi kasi sa Pilipinas pa daw siya nag-aaral pa siya. Unless baka pinapad mo yung game ka na ba? 11 o'clock yung game ka na ba? Parang meron yun talaga. O baka naman sa GMA ka nanono. Or baka cable channel ng ABS yun. Baka sa SIS ka na nun. Ay, baka nga yung cable channel. O nga, kasi iba-ibang airtime. Tapos natatandaan ko, merong Ami Perez, meron ding si Buboy. Si Buboy. Speaking of Buboy, ayan, unang intriga ko na nakasama mo si Cesar Montano sa show. Gaano ba siya kagwapo?
ano, kasi di ba kapag yung lalaki nagwapuhan sa kapwa lalaki, ibig sabihin, pogi talaga siya. Kasi maraming nagsasabi na straight na lalaki na grabe, ang pogi ni Buboy. So talagang ganun siya kagwapo. Yung pag tinitigan ka niya, parang ano, natutunaw yung panty mo, ganun. So natunaw ba ang panty mo? Ilang panty ba ang natunaw sa iyo? Natunaw ba ang kailangang matunaw? Oo. Natunaw ba ang kwan, ang soen mo? Soen. Grabe yung soen. Yung may lace, yung may ribbon. Tapos nilalagyan ng pangalan. Correct. Oo, may Monday, Tuesday hanggang Sunday, ganun. Oo, iba-ibang kulay. Tapos bibili ka ng soen na yun, yung isang buong ganun box ata yun. Siyempre, hindi ko ako yung gumagamit, yung nanay ko yung gumagamit. Pero alam ko yung isang buong box na ganyan, tapos marami siya, tapos meron siyang ribbon, tapos buburtahan niya ng pangalan niya dati, gano'n. Oo. Anyways, yun ba? Nagkakang ka ba sa kanya? Nagustuhan mo ba siya? O nalaglag ba ang kwan? Ang kailangan malaglag? Si Kuya Buboy kasi sobrang bait. Sobrang bait niya sa amin. Talagang naging kuya-kuya namin talaga siya. Mm-hmm. So walang ano. Oo. Noong time na yun, ano siyempre man, sila pa ni Ate Shine. Noong panahon na yun. Grabe yung, grabe yung alaga niya sa amin. Grabe yung ano niya. Kaya hindi ko makakalimutan si Kuya Buboy. Sobra. At dahil dyan, live na live, makakasama natin Cesar Montano. Diba? Kakaloka kung meron dumabas si Cesar dyan. Hindi pa kaya yun. Okay. Sige, ikaw na, Juan. Ano to, partner, ikaw na. So ito nga, Led, may iba naman ako. Ano ba yung ano, gusto ka namin kumustahin kung ano na ba yung naging mga hanas, mga ganap sa iyong buhay after ng Singing Bee? After ng The Singing Bee kasi, so naggawa-gawa ko ng mga serye, mga movies, ganun-ganun. Pero hindi siya naging yung kay Melay. Ay, yung sila Melay ni Juan. Melay and Jason. Okay. Yung mana po. Tapos, oo. Tapos nagkaroon ako yung kay Eugene Domingo, yung Inday Wanda. Sa GMA? Oo. Sa TV5. Yun, TV5. Sa TV5. Okay. Tapos yun, guesting sa mga ano. Kasi wala akong manager noon. So ang nangyayari, dumidirekta sa akin, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Tapos nagkaroon ako ng offer sa Dubai. Oo, na mag-perform. Parang dalawang beses yon. So naka 2 years din ako sa Dubai. Wow, OFW type pa na talaga. Kaya alam ko yung ano, alam ko yung mga pinagdadaanan ng mga OFW. Diba? 2 years ka pa nga lang, parang hirap na, ano, how much more yung mga true. Katulad namin. Ako, 13 years na ako dito, diba? Wow. Ay, grabe, oh. Grabe. Diba kapag Pasko, New Year, diba yung mga ganun? Mm-hmm. Ako kasi nakaka-uwi ako. So, pero in your case, hindi ka nakaka-uwi noon. Nakapagpasko na ka na sa Dubai. Eh, di ba walang Pasko doon? Oo, walang Pasko, walang pero... walang celebration? Meron din eh. Meron eh. Kasi even sa mga malls, mga ano talaga, yung commercial yung Pasko sa kanila eh. Talagang pag December, punong-puno ang mall. Kasi puro Pinoy din halos. Ganun. Okay. So, habang kumakanta ka, nagpapasaya kayo, yung mga tao nagkakaiyakan pag Christmas, gano'n. So mararamdaman mo yun na parang, ano ba yan? Tsaka, gano'n pala yun, nakakatakot talaga yung that time nung nasa Dubai ako, na aksidente yung kapatid ko. Okay. Tapos nabalita sa mga news program sa atin. Yung, gano'n pala yung pakiramdam, yung parang, oh my God, sana pala andun ako sa Pilipinas, ganito. Yung kapatid mo na sa Pilipinas? Aksidente siya that time, tapos napakita sa TV, oo. Yung bus na sinasakyan niya ay gumulong dun sa may flyover sa Alabang. Yung muntik nang bumagsak dun sa flyover, oo. Okay. So habang pinanonood ko yun, sabi ko, my God, buti na lang buhay siya, di ba? Paano kaya kung hindi? Ano nangyari? At paano kung ikaw yung nasa baba? Kasi alam ko yan, yung Alabang na yan, alam mo lagi akong dumadaan dyan, lalo na't lagi ako sa Manila, so nadadaanan ko talaga dyan. Tapos yung baba nun, di ba, yun yung mga papunta ng yung mga jeep na papunta ng Zapote. True. Yun yung buntin lupa na
palengke. Tama ba? Mm-hmm. Yung babae. Mm-hmm. Nakakatakot kaya. No? Oh. So after ng Dubai mo, saan ka nagpunta after that? Dubai, bumalik ako dito sa Pilipinas. Nagplano ako na mag-aral ulit. Pero hindi siya natuloy. Kasi nag-ano ulit ako, yung TV, guesting, ganun. Tapos nagpunta ako ng Singapore. O yun nga, sinabi mo nga kanina sa Singapore ako, okay. Naman. Mm-hmm. Talaga, nakailang kuwan ka dito? Ilang buwan ba? O... Parang six months lang yata yun. Ah, nakapag six months ka? Mm-mm, kasi di ba mahirap dyan yung pag wala kang permit? Mahirap kumuha ng permit, oo. So sa imbis na mag-Malaysia ako, umuwi na ako ng Pilipinas. I see. Wow. So anong mga natatandaan mo dati sa Singapore? Mm-hmm. Ano yung mga pinupunta-puntahan mo dito? Yung pag nasa Orchard ka, dadaan ka dun sa mga mall, yung ambang-bango. Ah, oo, sa Ayon. Grabe. Ambang-bango dyan. Tapos sa Lucky Plaza. Mm-hmm. Lucky Plaza. Diba? Oo, saya-saya doon. Maraming Pinoy doon. Na-curious ako, bakit mabango doon? Anong mabango? Ang mga tao? Ang pagkain? Or hindi, kasi yung mga, kasi medyo class kasi siya, lalo na yung mga higher floors. So yung mga higher floors, merong mga sarili-sariling pabango yung mga yan, yung bawat shop, kumbaga. So, kaya medyo parang social-social. Pati yung mga, actually, basta yung mga social na mga mall, may mabango sila. Oo. Mabango yung mga, mga mall dito. Mabango. Correct. Ayun. Anyways, ayan, sige. Let's get to know more a little bit of you, Led. Kasi actually, hindi alam ng mga tao kung yung bago ka naging artista, ano ba si Led? Sino ba si Led? Ano bang pinagagawa ni Led nun? Can you tell us a little bit more of your, about your kabataan? Being a Led Sobrepeña nung bata. Kailan ba kayong magkakapatid? Nasa na mga magulang mo? Nasa Binyan, Laguna din? Kasi yung si Led po ay taga Binyan, Laguna. So, how is your kabataan days? Lumaki ako sa Project 8 sa Quezon City. Ah, okay. Oo. And nung namatay yung SM father North. Ko. SM North. Tama ba ako? Sa Congressional, Congressional Avenue. As in sa main road talaga kami nakatira. Parang, oo. So, doon ako lumaki. Tapos, baby pa lang yung kapatid ko, parang ilang months pa lang namatay yung father ko. So since ang mother ko ay taga dito sa Binyan, pinili niya na bumalik na lang kami dito sa Binyan. So dito na ako lumaki, dito na ako nag-aral. From senior kinder hanggang college, dito na ako sa Binyan. Aray, so, may senior kinder na sila. Oo. Meron kasing prep, may junior kinder pa noon. May senior kinder pa noon. Parang wala naman kami ganoon dati. Parang alam kinder 1, kindergarten kinder 2 lang alam ko. Correct. Diba, noon pa lang may grade 7, grade 8 na pala. Oo, yun na pala yun. Oo, tas yun, ang ganda dito kasi sabi niya, parang pag napatira ka dito sa Laguna, ang hirap ng umalis. Ang hirap ng lumipat sa ibang lugar, lalo na dito sa Binyan kasi yung tinitiran namin, ang lapit niya sa mall, ang lapit niya sa school, ang lapit niya sa palengke, yung gano'n. Yung gano'n ka-accessible sa lahat. Mm-hmm. So, pag napupunta ako ng ibang bansa, di ba sabi mo nga, nakakamiss yung ganitong food, nakakamiss yung ganito. Hahanapin mo talaga kasi dito sa atin, di ba? Mm-hmm. Parang walang liquor ban, walang bawal tumambay, di ba? Correct. Mm-hmm. Unlike sa ibang bansa, di ba, na hindi pwede yung mga gano'n. So talagang nakakamiss kapag napalayo ka dito sa Binyan, ang dami mong mamimiss. Lalo na ngayon dito sa Binyan, ang ganda-ganda. Sobrang naging progresibo, sobrang naging malinis yung lugar. Wow. Mm-mm, sobrang gumanda. Nakakwento ko nga kay Led kanina kasi lumaki din, lumaki. Pero I stayed in Laguna for 5 years. Both, nag-Binyan ako tapos sumipat ako ng San Pedro. Wow. At namimiss ko nga yung mga binabanggit kanina ni Led na yung mga kainan dyan na sobrang gustong-gusto ko. Yung Tudings, yung kanilang pork chop doon, at saka yung isa pa, ano ba yung brand na nga na isa? Yung Atoy's. Grabe, as in. Kahit yun na yung every night na kinakain ko talaga, kaya nga sobrang dumaki ako dyan din sa San Pedro, Laguna. As in, ang sarap ng, alam mong kahit oily-oily yung pagkain, pero ang sarap ng kanilang pork chop na sinangag na rice. Nako, ang sarap-sarap. Tapos, ang dami-daming as in. Ang sarap talaga nun. Parang wala pa akong nakikita na ganun kasarap ng mga pagkain dyan sa Binyan. Of course, pagkagabi, marami rin sila mga kainan dyan sa palengke dyan sa Binyan, Laguna. Mga barbecue. Ilang kayong magkakapatid, Led? Ay, nawala ang audio mo. Nawala ang iyong audio, Led. Hello. Yes po. Ayan.
Ayan. O, dalawa kami magkapatid. Si Carl ay parang 4 years ang agwat namin. Mm-hmm. Pero close kayo magkakapatid? Or... Mm-mm. Talaga? Close kami kasi parang lumaki kami na dalawa lang kami, ganun. Mm-hmm. Since wala kaming tatay, mother lang yung kasama namin. Mm-hmm. Kaya iba yung naging band namin magkapatid. Mm-hmm. And speaking of kapatid, makakasama natin ang iyong kapatid. Charot. Charot na naman. Nandito lang siya. Nandiyan pala sa tabi niya. Uy, pero alam mo, sa surprise man. Dapat kita talaga. Alam mo ba, minessage ko yung mga kaibigan mo sa Singing Bee. Totoo, promise. Mm. Oo, yun nga lang, yung isang kaibigan mo na si yung nasa US ay hindi siya ganun kateki daw. Tapos sabi niya na, I will just message him to chuchu, ganyan-ganyan. Yung ating kailangan si Michael. Si Michael Cruz. Si Michael Cruz. Nakakamiss. How are you? Oo, minsan parang isang beses nagkita-kita kami sa Kumu. Oh, okay. Mm-hmm. Ako, hindi yung pa kita nakikita sa Kumu. Para kita na one of these. Sige, mamaya i-promote mo nga yung Kumu muli doon para makita natin. Sige, alright, anyway, sige, go ahead, partner. Mm-hmm. So, ito naman ang aking katanungan. I'm just curious kung paano ka ba na-discover at napasok sa showbiz? Ayun. Kasi ano, di ba syempre, pag yung buhay ng mga Becky dito sa Pilipinas, alam nyo yun, yung... Ay, hindi namin alam. yung mahilig sumali sa mga contest. Mm-hmm. Kasi dumaan singing din contest. Ako sa pagiging... Dumaan din ako sa mga pagiging tambay moments eh. Mm-hmm. Yung mga ganun. Mm-hmm. So, pag ganun kasi, pag ganung edad ka, parang hindi naman ako teenager na noon. Nasa early 20s na. So, parang uso sa TV yung mga contest, ganito, ganyan. Ano pa noon yung... Ano na dati? Uso na yung mga... Masayang Tanghali Bayan. Okay. O, nanalo ako doon, yung Submarina. Yung kay ano Tuli yun? Barreto, yung Marina. Submarina, ba? Yung matataba na mga bating, lalabas ka sa kabibig, tapos kakanta ka. Oo, naaalala ko yan. Alinsunod doon sa Marina na teleserye ni Claudine na napakakit noon. Na. Mm-hmm. Yes, it's true. Pang kumanta, di ba? Sherin Reyes, di ba? Oo, si Sherin. Diba? Uy, na-interview ko si Sherin last week. What? Para sa kanyang concert 'yon. Para sa kanyang concert. Oo, 'yon. Wow. So, nanalo ako doon. Nanalo ako doon. Tapos doon nagsimula na naging stand-up comedian ako sa mga local bars dito sa Binyan, sa Laguna. Nakaabot ako ng Santa Cruz, Laguna, Calamba, mga ganoon. Tapos nag-host ako ng mga fiesta-fiesta, ganon. Mm-hmm. Tapos, naging banda ako, comedy band kami, naging comedy band, yung Fat Babes. Mga 2004 yun eh, nagsimula, Fat Babes. Mm-hmm. Puro kami matataba na Becky, may isang girl. Tapos, kasi kausuhan ng Viva Hot Babes noon. Mm-hmm. So parang inano yun ng manager namin na, oh, gawin nating Fat Babes, ganyan-ganyan na. Hit naman siya. Kulang na lang talaga sa amin that time, album eh. Kasi parang, kasi nung time na yun, basta may pera ka, pwede ka mag-produce ng sarili mong album. Mm-hmm. Nung time na yun, dahil nagkakaroon ng dati album wala ng pa. Artista. Mm-hmm. Pero dati kasi wala pang online, wala pang mga digital, kaya mahirap pa. Wala pa. Kailangan may CD ka talaga. Unlike ngayon na pwede ka nang basta meron kang YouTube yes. or meron kang kwan, pwede ka na magkaroon ng sarili mong album. Oo, YM, so, YM yun, pa lang noon, tsaka Friendster. MRIC, MRIC, ANSL, di ba? ASL. So yun, tapos biglang nagkaroon ng audition sa ABS. Kasi naging part ako ng ano sa ABS eh, na kapag may bagong game show, ikaw yung tatawagan nila. Tapos kunwari ikaw yung mock contestant. Mm, okay. Kayo yung mock audience, kayo yung contestant, ganun-ganun. Yung parang 1 versus 100. So magpapapunta sila ng mga laging sumasali doon. Tapos nagda-dry run, ganun. Kami yung ganun. Ano yun, nasa may database na sila? Yung mga talent coordinator, meron na silang sarili? Meron na. Database yung mga yan, okay. Text-text pa noon, wala pang ano noon, PM-PM eh. Correct. So noon, kapag pag tinext ka at di ka sumagot, sorry ka na lang. Noon, may ganung... So parang biglang naging may audition sa isang bagong game show daw. Ang title ay Be a Star.
Oh, okay. BEE a star, yun yung title. Be a star. Yung ginamit na title. Mm-hmm. So, punta naman ako. Punta kami ng friend ko. Punta kami ng kabanda ko. Si Andre na, Andre Magada na naging finalist din ng Tawag ng Tanghalan Season 2. Oo. Okay. Kabanda ko kasi siya ng time na yon. So, punta kami. Pagdating namin, nagulat ako kasi andun yung mga alumna ng Philippine Idol. Okay. Sila Apple Chu, sila Armory Cruz. Oo. Andun sila. Ang dami nila doon. Tapos, yung iba, sa itsura pa lang, makikita mo na, ay, mukhang magaling to si kuya, mukhang magaling to si ate, ganyan-ganyan. So, parang kami ni Andre, since comedy band kami, naisip namin na, dead man na, andito na tayo, eh, go na, tuloy na natin, kung ano man meron tayo, pakita na lang natin, gano'n. So, ang sa singing B pala kasi, parang, dapat medyo dumidikit ka sa boses, no, artist. Ganun pala dapat, so, hindi ko naman sadya na yung kinanta ko, ginaya ko yung boses ng iba-ibang ano artist. Parang nagpatawa na lang ako kasi nga parang feeling ko hindi naman ako mapapasok dito. Ang gagaling naman itong mga ano, ibang nag-audition, gano'n. So, parang sa simula, 60 kaming napili. Parang gano'n. Tapos pinabalik kami hanggang sa pabawas na ng pabawas. So, may cut. So, nung... sila. Oo. Nung parang top 15, may top 15 na gano'n. You know? Parang... hindi naman kami sinabihan na o lahat kayo masasalang. Hindi kami sinabihan ng ganon. Parang nagulat kami, nag-start yung singing bee, may mga song bees na noon, may mga kumakanta na. Tapos parang bago mag 1 month yung show, kinontak ako. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na. Sa awa ng Diyos, hindi naman ako na-chugi. Ganon. So, di ba dyan sa... oo. Di ba sa song bees, meron kayong kanya-kanyang genre na talagang, oh, ito, pagka ganitong kanta, ito yung sasala natin. Pag ganitong kanta, ito yung sasala natin. Parang ganun yung napapansin ko noon. So, usually, anong mga songs ang isinasalang sa'yo? Supposedly, wala dapat na kanya-kanyang genre. Oo, okay. Kaya lang. Dapat lahat kaya mo kasi, halimbawa, umabsent yung isa, paos yung isa, or hindi niya abot yung song, kailangan masalo mo. Parang, nagkataon na napunta sa akin yung mga novelty, yung mga classic rap, yung mga ganon. So, singing B ang talagang pinakauna mo na big break? Yes, oo. Wow. I see. Singing B talaga. Wow. Eh, nami-miss mo naman. Hindi ako ready noon. Hindi pa siya ready noon, ha? Oo, pero, kasi akala ko lang, kakanta lang kayo, ganun lang. Yung, hindi ko akalain na magiging ganun kalaki yung program mismo. Correct. I think no one actually kan naman eh nag-expect na lang. Pero alam naman natin na pagka ano yan, singing show sa Pilipinas, talagang patok yan. Pero hindi natin alam na ganun kalaki ang naging epekto ng The Singing Bee at talagang sobrang laki. Paano nabago ng buhay mo ang Singing Bee? Nabago kasi ano, before parang ang tumatawag lang sa iyo, yung mga kakilala mo lang. Oo. Halimbawa sa mall, pumunta ka, kilala mo, oy, Led. Dumating na sa point na hindi mo nakakilala yung sumichika sa'yo, yung kumakausap sa'yo. Tsaka yung tinatawag ka ng buong mong pangalan. Led Sobrepeña talaga. Oo, ang weird. Oo. So, parang dati, oy, bakla! Di ba ngayon, parang, ay, si Led Sobrepeña, parang, ay, pati apelido ko alam, parang gano'n na. Sandali, bakit, okay. Bakit pala, Juan? Kasi sa singing, hindi naman kayo pinapakilala eh. O nakalagay ba yung pangalan nyo dati? Merong lumalabas na. May Cardgen. May Cardgen. Ah, okay. So, hindi ko na masyado natatandaan nga. No? Ayun. Pero sino ang naging talagang musical influence mo? Sino yung naging influence mo talaga? Jaya talaga. Jaya Mariah Whitney Regine. The Queen of Soul. Soulful talaga. Sila talaga, oo. Kasi nung pumasok si Jaya, parang noon wala namang mga black artist eh. Pakiramdam ko ha, parang correct. Siguro kung walang Jaya, parang hindi rin ako nakapasok sa singing bee. Tingin mo? Kung walang Whitney Escalante, kung walang Mau Marcelo, baka hindi rin ako nakapasok. Kasi parang natanggap yung mga ganong ano singers. Kasi nung time ko, usong-uso sila Eric Santos, sila Ronnie Liang, sila Christian Bautista. Kailangan tapos mga kasama ko pa sa singing B si OJ Mariano, si Michael Cruz. Yung
kilala, physically, at kilala sila. Mm-hmm. May mga itsura, mga pogi, mga ano, 'di ba? Correct. Mm-hmm. Eh, di ba? Meron din namang hindi ganun ng kapugihan ata sa inyo nun. Meron ba? Parang ako lang. Hindi, meron. Ay, hindi, wag na, wag na. Sana hindi nila mapanood ito. Hindi, ayun. Hindi. O baka yung second batch yun. Hindi ko na matandaan kung baka yung second batch yun. Para lang tayo nagkakwentuhan sa bahay. Ay, may audience pala. Sorry. May audience. Ayan, partner, ikaw na to. Oo. So, alam ko na-miss na ang singing bee. Yes, yeah. Na-miss niya yan, ang singing bee. At na-miss na rin natin actually ang kanyang buhok. Na talagang, oh. Pero ano bang naisip mo na pinaano mo na? Oo nga, yung may normal mo na buhok. Kasi parang yun naging trademark niya eh. Pag sinabing lead, yun yung ang buhok ay, yung nga sabi kanina, malagubat. Ano yun? Talagang sinadya mo? Bawal sa office. Bawal sa office. Hindi, pero nung time na yun, talagang sinadya mo o talagang ganun na talaga yung buhok mo ever since? Nung simula lang singing bee, hindi pa ganun kalago. Hindi pa ganun kalago. Tapos, ayun, unti-unti nang lumalaki siya. Parang, ang daing nang nagagandahan, ang daing natutuwa. Ang daing natutuwa. Tapos, ang sarap niyang paglaruan. Ang sarap paglaruan. Parang, so ginamit ko na yon para, ito na yung trademark ko. Ito na yung ano ko. Talaga naman tumata. Alright, so ito na nga. Speaking of trademark, di ba tumatak talaga at naging trademark yung theme song ng Singing Bee. Pero ngayon, ang papagawa namin sa inyo ay sa iyo ay ipapakanta namin sa iyo yung theme song mismo ng Singing Bee pero with a twist. Kasi ganito tayo dito, partner, 'di ba? Sa hindi correct. Sabi nga ni partner, hindi ito Starbucks Live, hindi ito Rated J kapag walang mga pa-twist. So ngayon, ito yung ating ipapagawa sa iyo. So kakantahin mo yung theme song ng Singing Bee in a different genre. Unahin muna natin yung normal. Paano ba yung normal? Na-miss na namin. Although nung ginagawa yung VTR, parang nga nakakamiss nga yung song na yun. So sige nga, parinig nga nung yung normal niya. Kahit dati nung bata ko, hindi ko nga alam kung ano yung lyrics nun eh. Basta although nakasulat dun sa likod, di ba, dun sa stage yun. Pero minsan kasi hindi ko naman mahabol yung words. Pero ganyan lang. Kasi yung mga bubuyog sa ano sa part sa likod. Sige nga, katay mo nga yung normal. Go. Find your song, come along, join the party. Take a chance, get up, dance, get it started. Yes. Oh. Diba hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano yung lyrics niya. Oo. Ang hirap. O sige, ano ba yung first genre natin? Kakantahin mo siya. In? R&B naman. R&B. O sige, paano mo kakantahin yung theme song ng Rated G tuloy ng singing ng R&B. Sige nga. Sige, go. Find your song, come along, join the party. Yeah. Take a chance, get a dance, get it started. Ganon. May baby sa likod. Hindi ako makakanta ng bongga. Baka batuhin ako ng kapit pa. Charot. Charot lang. Sige, next. Ano bang next genre natin? So, ito naman, rock. Rock naman, rock. Kaya mo bang mag-rock? Parang ang hirap, Find a song, come along, join the party. Take a chance, get up, dance, get it started. Yes. Ganon, paus-paus naman. Yes. Yung parang pinupunit yung ages. True. Okay, next genre. Ito naman, mala operatic. Find a song, come along, join the party. Take a chance, get a dance, get it started. Yes. Kering-kering. Nakaupo pa yan. Mm-hmm. Paus-paus pa yan. Ito naman, ala worship song. Ganun. Kunyari, nasa simbahan tayo ng binyan. Paano mo kakanta yan? Gospel. O yan, go. Find a song, come along. Join the party. Take a chance, get up, dance, get it started. Sing.
Yes, sabi talaga yun. Tapos may choir kunyari sa likod. Kumakanta yung sa choir sa likod, di ba? Yun, ang galing. Ang galing-galing naman. Thank you. Okay, eto naman, sige. Kwan lang yan, umpisa lang yan ng mga pakulo natin. Ito na yung ating second na pakulo. Pero ito, medyo mas seryosong usapan to. So, tatanggalin ko muna si Claude kasi, yes, kayo muna dito, sa ating kasi... dito sa ating show, meron tayong tinatawag na, charan, tough cues or mga tough questions. Ayan, so, tatanggalin muna kasi mag one-on-one tayo at ito na siya. Kailangan meron tayong kwan, meron tayong paganyang effect. Ayan. Okay, Led. Meron tayong 5 questions na tatanungin ako. Kailangan mong sagutin, pero bibigyan kita sa pagkakataon out of the 5 questions. Isa sa 5 questions na yun ang pwede kang mag-pass. Okay. But the rest, you have to answer it. So, pwede mong gamitin yung pass mo for the first question, second question, or the fifth question whatsoever. Okay? So, sabi mo lang sa akin kung kailan ka magpapass. Okay? Pero syempre, kapag nag-pass ka, baka sabihin naman ng audience natin na, nako, tong si Led, parang hindi naman kaya palang sagutin yung mga tough questions ng Great Teaching. So, gawin na natin to, ha? Okay. Led. Question 1. Led Sobrepeña. Meron ka bang naging kagalit ever sa Song Bees? Meron. Siyempre, hindi ko tinatanong kung bakit, di ba? Talaga. Sige, mamaya pag-usapan natin yan. Lalaki o babae na lang, yun na lang ang gusto ko malaman. Lalaki. Lalaki. O, sige, mamaya aalamin natin yung mga yan. Led, question number 2. Sino ang pinakaayaw mo o hindi mo naging ka-close talaga sa mga kasama mo sa Song Bees? Wala. Doon sa natirang... Sinilist mo na lang na pinaka-kwan, pinaka hindi mo masyadong ganun ka-close. Si MC. MC Mua? MC Castro. Dapat pala seryoso to. Sorry. Okay. Ako, hindi ko natatanda na si MC. Yung lalaki ata. Siya yung R&B. Oo, yun, alam ko na siya. Okay. Question number three. Led Sobrepeña. Nagtampo ka ba noong pinalitan kayo sa sumunod na edisyon ng The Singing Bee? Oo. Nagtampo ka. Yun. Pero naintindihan mo naman kung bakit. Yes. So, in-explain ba sa inyo? No, wala. Hindi nyo. So parang hindi na lang kayo tinawagan, parang ganun. Oo, kasi iba na rin yata yung production, iba na yung team. Ah, okay. Hindi, pero nagtanong ka ba? Same director, si Direk Bobet pa rin. Tapos iba na yung team. Pero tinanong, tapos, nagtanong ka? Hindi ako nagtanong ng direkta, kaya lang parang tanong ako doon sa manager ko dati na bakit si Frenchie nag-guest? Mm-hmm. Tsaka si OJ, parang nag-guest na salang sila as guest, as player. Mm-hmm. Tapos si Frenchie nasalang siya as Song Bee ulit. Mm-hmm. Parang 1 week na isa lang siya as Song Bee. Mm-hmm. Tapos mapapansin ako, nagla-like ako sa IG, nagla-like ako sa FB, ganyan-ganyan, parang gosh, gusto kong bumalik sa dati kong tahanan para ang ganda-ganda ng Singing Bee ngayon, ganyan-ganyan. Tapos dead ma sila. Sa tingin mo ba, anong naging rason? Hindi ko rin alam. No idea at all? No idea. Okay. Tough question number 4. Led, kailan ka huling umiyak ng dahil sa pag-ibig? Ha? Pagal mo. 2014. Yun yung pinakamalala na. Tapos dead man na. Okay. Question number 5. Led. Meron ka bang niligawan o meron ka bang kinarir sa showbiz? Wala. Bakit? Was that your own preference na ayaw mo maging... Parang na-trauma rin ako. Kasi parang every time merong events na puro artista, ganun. Parang ang hirap nilang ano, ma-reach. Oo, nagkaroon din naman ako ng mga friends na mga sikat talaga. Pero
ang hirap ma-reach nung iba. Lalo so never kang nagparamdam? Never kang nagparamdam? Wala, o, alam mo naman pag ABS, mataas ang ABS social. Social minsan kasi yung image ng ABS eh. Oo, yung kung sino pa yung mga baguhan lang ng mga Star Magic, sila pa yung mga suplado. Naging kultura kasi natin sa ABS yun. Oo, yung kasi yung mga sikat. Kasi yung time na yun, ang sikat siguro yun, sila Jake Cuenca, sila John Lloyd, sila Luis Manzano. Sila pag binati mo, hi, hello. Minsan kilala kanila, hi, Leg. Yung mga mas mababa doon sa kanila, yung mga parang mga passerby lang sa mga ano, friend lang ng bida, yung mga ganun. Sila yung mga suplado. Sila yung mga hindi namamansin. I see. So wala ka talagang pinaramdaman? Wala. Walang 20-20? Wala, walang 150. 150. Ako nga may 20-20 dyan, sabihin yan natin. Okay, yun lang. Yun lang ating tough questions. Ayun. Sana hindi ka masyadong nahirapan. Alam ko naman hindi ka masyadong nahirapan at hindi mo nga ginamit yung pass. Hindi siya nahirapan. Parang tuwang-tuwa pa nga siya. Oo nga, tuwang-tuwa. Pero gusto ko lang malaman, Led, kung ano yung kwan, ano yung... ano nga ba tawag? Ano ba yun? Ano ba yung unang katanungan kanina na hindi ako masyadong nag... Nakatampuhan or nakagaling? Oh, nakatampuhan, oo. Anong masyashare mo tungkol dyan? Si Michael Cruz. Lagi kong nakakaaway yan. Nung ulit kami nag-aaway. Pero sinong pinaka-close mo? Si Michael Cruz din. So talagang merong time na hindi kayo nag-usap? Parang ganon? Meron, oo. Kasi pareho kami ng ego niyan eh. Parang bigla na lang kami hindi magpapansinan. Oo, may mga ganon kami. Tapos pag nagkasama naman kami, doon na niya ako pinapatulog sa kondo niya. Ay, halos ayaw na niya ako paalisin. Yung mga ganon. So mabait din pala si Cora. Mabait si Michael, oo. Michael, sobra. Oo. In fairness, kilala pa ako ni Michael pag minimessage ko siya. So, yon. Ay, nako. Anyways, pero anong pinag-awayan niyo? Kung gusto mo i-share. Isang beses, parang song. Yan. Parang isang kanta sa rehearsal. Hindi. Okay. Sa rehearsal, parang binato niya sa akin yung isang song na feeling ko hindi ko alam, hindi ko kaya. Kasi pag Apo, kanta ng Apo Hiking Society. Pag Apo Hiking Society kasi yung kinakanta ko, nagkakamali talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Parang feeling ko hindi ko kaya yung kanta ng Apo, hindi ko genre, ganun. So ang nangyayari, kukuhanin niya yung song, tapos pag di niya kaya, ibabalik niya, ibabato niya sa akin. Na parang, hindi ako ready kasi nag-aaral ako ng ibang kanta. Oo, so yun, naiinis ako sa ganun. Nape-pressure ka pag gagawin. Kasi nag-aaral na ako ng mga songs na yung mga classic rock, yung mga matataas. Tapos biglang babatuhan mo ako ng ganun, ng kanta na hindi ko kaya. Ano yung pinakamahirapan kang kanta during that span of time na nasa singing di ka? Yung hindi mo makakalimutan na pinakanta sa'yo tapos ang hirap-hirap niya. Mga Basil Valdez eh. Parang lahat ng kanta ni Basil tsaka ng Apo Hiking Society. Bakit mahirap ang kanta ni Basil Valdez? Sobrang hirap. Oo, mahirap. Kasi may iba yung boses niya eh. Yung hindi umaano sa mga notes. True. Umuuga-uga yung boses niya. Correct. May mga diba? Twists and turns. Ang hirap. Oo nga, ko lang napansin. Oo nga, yung mga kanta pala niya, no? Oo nga. Right. Yung parang ang dating pagpapakinggan mo ay parang ang dali lang. Pero pag ikaw na mismo yung kumanta, doon mo marirealize na, dito pala yung note na ito ay iba. Mag-iiba siya, mag-shift, mag-ano. At pag hindi mo siya kinanta ng Basil Valdez way, hindi magiging maayos yung kanta. Diba? Kasi kaya diba, napapansin nyo, walang nagre-revive ng kanta niya. In fairness, oo nga. Totoo. Diba? Siguro, meron Eric si Regine Santos, lang. Oo. O Eric Santos, meron siyang mga pamedi-medling ganun. Anyway, sige, mag-hi lang tayo sa mga viewers natin. Kay Janeline Lasco, taga Singapore to. Si Beverly Huard Delphine, God bless everyone. Si Rowena Diaz is watching us. Si Danny Saleh. Wado Wong Ngendi Iki. Ako, hindi ko alam kung bakit. Si Jackie Esteban, si KC, yun, ako, hirap naman pangalan. Si Christine Manzano, si Eka Kulot, si Christine Manzano, yan. Si, ayun, may nagsishoutout, si Led nagsishoutout nandito. Si
ito yung mga pinapahirapan talaga tayo sa mga pangalan nila, pinabaliktad na, nila. Olad Inay, Led, anakan mo ako, sabi ni Dudes Dudes Anlon. Oo, naku, nakakaloka yan si Dudes. Ayan, ayan. Hello po, proud to be taga Laguna, si Nianita Holasco. Hi, Nianita. Ayan, si Zane Isaac, si Jovelyn Lazaro, si Carmina Viola. Hello po, Sir Jay. Pa-shoutout po sa all the way from Zamboanga, si Bugay. Ayan, wow. Hello sa mga taga Zamboanga. Hello, si Criza de la Cruz. Si Handy Law is watching. Si Dulce Vivitwon. Yan na naman si Dulce. Si Brangelina Jolly Jones. Si Yuzuki Princess. Si Jindalyn Lasco. Si Criza de la Cruz. Si Johnsky McNulty. Yan. Yes. Ang tari ng pangalan, McNulty. Mm-hmm. Parang foreigner. Diba? But shout out, Sir CY. Sabi ni Agot G. Yes. Friend ko yan na nasa Singapore. Ah, hello. Si Maria Luisa Elisan. Si McLarnell Aliluran. Si Sir Mac. Oo. Ay, si Sir Mac. Hello, Sir Mac. Ayun. Anyway, sige. Go ahead, partner. Question ka na. Mhm. So eto na nga, kamusta naman ang sex bomb ng Binyan? Sex bomb ng Binyan. Katawa nga ako kanina, sex bomb ng Binyan. 'Di ba? Oo. So eto na lang ating katanungan para sa sex bomb ng Binyan. Kamusta naman ang iyong naging buhay ngayong pandemic, like naapektuhan ba ang iyong mga racket? Kung meron ka bang mga pinagkakabalahan racket as of now? Naapektuhan lang siguro sa dami ng events. Like pag December, di ba, marami talagang events. Mm-hmm. Pero hindi naman ako naapektuhan as an artist. Kasi dito sa Binyan, meron kaming Binyan City Center for Performing Artists. Meron kaming ganon. Oo, meron kaming mga choirs, meron kaming mga folkloric dance troupe, meron kaming Youth Performance Council, yung mga theater actors na mga kabataan, mga ganun. Nung pandemic, hindi kami nawalan ng ano, ng mga events. Kahit online, kahit virtual, gumagawa kami. Kasi di ba nga, okay, you can't quarantine art, di ba? Sabing ganun. Antaray. Oo, di ba? Oo. So, sa pamamagitan ng head ng tourism namin, si Sir Vijay Borja, tourism officer ng Binyan, hindi siya pumayag na pag-pandemic, wala muna tayo. Mm-mm. Gumawa kami ng paraan na nag-rehearsal kami through Zoom, through StreamYard, o yung ganito. Hindi siya pumayag na ganun. Tapos, di ba, yung mga festival, syempre, hindi pwedeng live. So, ang nangyayari, lahat kami virtual, nag-taping kami, gumagawa kami ng paraan. Mm-hmm. So yung pagiging artista mo hindi nawawala. Oo, hindi na ano yung hindi lang yung sa, kasi kumikita ka sa mga events, sa mga ganoon, sa mga ganyan, 'di ba? Pero yung bilang artista, yung passion mo hindi nawala kasi kahit quarantine, nagagawa mo yung gusto mo, nakaka-arte ka, nakakanta ka, nakakasayaw ka as a legit artist. Oo. So ano yung ginagawa mo sa tourism? Part ba yan ng ginagawa mo sa tourism board niyo dyan? Mm-mm. Kasi na ganyan. Mm-mm. Kasi yung department namin, Binyan City Culture, History, Arts, and Tourism Office. So magkakasama siya. Naging cultural mapper ako. Yung mga lumang bahay, inaano namin. Mga lahat ng mga cultural properties ng Binyan, inaano namin yan, kino-compile namin sa isang libro. Tapos, bukod sa pagiging cultural worker, yun nga, artist ng Binyan yan, si Kapa. So, nakakapag-perform ka sa mga plays, sa mga kanta-kanta, sa mga choir-choir, o mga ganon. So, hindi talaga hindi kami nawalan ng gagawin. When it comes to performance, hindi kami nawalan ng gagawin. Okay. Nako, kung uwi pala ako ng Pilipinas at dadaan ako ng Binyan, kailangan hanapin kita para ipasyal mo naman ako sa Binyan. Ipakita mo yung mga lugar dyan sa Binyan. Yung mga lugar lang na wholesome, ah. Wholesome naman ang mga lugar dito. Magaganda kasi. Ang ganda. Parang historic place yung Binyan. Correct. Alam mo, yun ang hindi ko masyadong nagawa nung nandiyan ako nakatira. Hindi talaga ako umikot ng Binyan. Kasi pinukutan ko talaga.
Parang hindi ka masyadong na-promote kasi dati, no? Okay. Eh ngayon, di ba, yung Alberto Mansion, nabawi siya ng city government kasi ibinenta na siya sa Acozar. Oh. Tinibag siya, tapos inilipat siya doon. Pero yung parang 50% dito sa Binyan, I see. Itinayo ulit siya. Oo. Okay. How are you spending your Christmas, Led? Ito na yung second to the last question natin. Bahay lang talaga. Bahay lang talaga. Well, hindi mo ba nami-miss pala ang showbiz? Nami-miss din. Kasi last year, may offer ako na gumawa ng BL series. So, hindi lang siya natuloy kasi nagka-COVID yung mga staff, kaloka. Hindi, pero yung series, hindi rin natuloy o natuloy? Hindi na rin natuloy yung series. Ay, sayang. Minsan kasi nag-casting kami ng mga BL series dito. Mga nag-guess namin ng mga taga Manila. Anyways, yun, partner, ikaw ng last question. Yeah, so what's next for Mr. Led Sobrepeña? Ano bang dapat naming pakaabangan sa iyo or mga future plans mo? Meron ka ba bang mga gustong gawin sana, Led? Meron. Marami pa. Like what? Ano, yung gusto ko maging kontrabida. Ay, gusto ko yan. Gusto ko maging kontrabida. Yung nananakit, nung gano'n. Pero hindi kaya tatawa yung mga tao. Diba? Oo, nangyari yan ha. Sa isang indie film, nagka-indie film ako eh. Sama ko si Miss Rosana Roses. Alam mo ba, namatay ako dun sa movie. Namatay ako, nakahiga ako sa kabao. Nagtatawanan yung mga tao. Naloka talaga ako. Natawanan sila sa sinehan. Loka. Yun, gusto ko maging kontrabida. Gusto kong bumalik. Oo, parang mas madali na ngayon kasi wala na akong ano. Kasi noon mahihiyain ako eh. Marami akong keme sa buhay noon eh. Ngayon parang wala na kasi nakagraduate na ako. Tapos, mas tumanda. So, mas kumakapal yung face. Ganon. Pero may contacts ka pa. May contacts ka pa sa ABS. Meron pa naman. Nakaano nga eh, di ba? Yung nangyari sa ABS. Pero well, sana bumalik naman sila. Nakakasad nga yan. Ano pa mga kailangan naming abangan sa saan ka namin mapapanood? Nagpa-perform ka online, di ba? So, sige, invite na natin ang ating mga viewers. Every Saturday po, 6 to 8 p.m., 6 p.m. to 8 p.m., meron akong radio program dito sa aming local radio station sa DWBC, City of Life, Binyan Radio FM. Napapanood siya sa via FB Live at saka sa napapakinggan niyo sa radio. Tapos napapanood pa siya sa cable channel na Royal Cable Channel 25 every Saturday yon. Tapos every Friday naman yung Oh My God, talent show siya ng Gender and Development Office. So kasali yung mga kapatid nating LGBT dyan. Talent show siya. Pwede silang kumanta, umarte, sumayaw, or mag-magic. Ayan, ganun. Para sa mga LGBT lang siya. Every Friday siya, 7 p.m. to 9 p.m. Kaya yung host nun. Isa ako sa host. Tama ba yung spelling? Tapos, as in O-G-O-D yan? Oh my God. G-A-D. G-A-D. Ah, kasi Gender and Development. Yes. Oo. Tapos yun. Tapos sa Bichato, sa office, ayun, marami din kami ginagawa. Halos everyday may mga pinupost kami kasi malapit na yung ano ba ang tawag dito? 100 years ng stay ni Jose Rizal dito sa Binyan. So parang 50 plus days na lang malapit na i-celebrate ng Binyan yun. Kasi milestone yun, di ba? Biro mo ang national hero na pa-stay dito sa Binyan. Tapos buhay pa rin yung mga tinirahan niya dito sa Binyan. Yung lalo na yung una niyang school, yung unang kauna-unahan niyang school, nandito pa rin sa Binyan, buhay pa rin siya, nakatayo pa rin siya. Wow. Yun. And I'm so, for sure. Pasyalan nyo. Yun. So, yung mga kababayan natin na nakakamiss din sa boses ni Led, pwede nyo siyang mapanood through... Nagkukumo ka, right? Kumo. Hindi ako nagkukumo. Ay, hindi talaga. Nagkukumo. Meron ako mga account dyan sa Kumo, sa Biko, sa mga kung anik-anik pa. Ang problema ko, time. Oh, I see. Kasi kapag... So, saan ka namin mapapanood na kumanta?
doon lang talaga sa radio program. Sa radio program. Once in a while, dinigest ako nila Frenchie, ganun-ganun nila Apple. Mm-hmm. Pero hindi ko talaga kaya kasi ang kalaban ko oras kasi sa office ka, 8 ang pasok mo, di ba? Tapos magpupuyat ka sa Kumu. Eh, ang prime time sa Kumu talagang puyatan, pang madaling araw, oo. So, yun ang naging problema ko dyan sa Kumu, kaya hindi ako active, oo. Nako, masaya naman ako, Led, na kahit papaano ay hindi ka apektado ng ano to, ng pandemya, ng mga nangyayari din sa mga nating kasamahan sa showbiz. Talagang ikaw ay talagang go-go-go pa rin at talagang napakaraming pinagkakabalahan talaga. Oh, last year nga pala yung birthday concert ko, ayun nangyari. So natakot kami kasi nga pandemic, 'di ba? In fairness naman na ano naman, na puno naman. Wow. So talagang mall yun? Talagang isang lugar yun? Isang event place dito sa amin. Kasi di ba may social distancing, ganyan-ganyan na. Naku, sa awa ng Diyos, napuno din namin. Wow. Yun. Yan. Sabi ni Charles De Castro, "We are proud of you, Miss Led. We are rooting for your second concert at the South Hub." Sabi ni Charles De Castro. Si Doc Charles yan, yung dentista ng Binyan. Wow. Pwede bang magpa-dentist din sa'yo, Doc Charles? Kailangan ko na magpa-prophylaxis. Nako. Mahusay. Talagang papangangahin ka ni Doc Charles. Pwede yan. Pag pinalukan niya. Nilinisan ng ngipin. I like that. Ayan. Sino pa yung mga namatay ko? Ano yan? Namatay kang Mike nakatusok sa bunganga mo. Pero what I'm curious about is kanina pa merong ano dyan partner. Meron may nagko-comment dyan na gusto nilang magpasigaw kay Led. Bakit? Like, sumigaw ka ng ganito, ganyan. Tapos sigawan mo ako. Ano ba yan? Nagkakalaman ba yan sa program mo or what? mga ano yan? Mga anak-anakan kong lukare. Ayan. Tapos lagi nasisigawan siguro. Oo. Ayan sila, Attorney Violet, si Sir Ken Torres, si Miss Ice Garcia Gabayan, ng original sex bomb dancer ng Kabuyaw, Laguna. Tapos ang head nurse ng ospital ng Binyan, si Ma'am Shai Kadang. Kung wala pa kayong vaccine, pa-vaccinean kayo ni Madam Shai. Wow. Tapos yung president ng LGBT dito sa Binyan, si Rusin Midder, ayan, nanonood din. Hello po, thank you for watching us tonight. Nako, sobrang nakakatuwa naman. Alam mo, actually hindi kita napag-prepare ng isang kantasano kahit isang chorus man lang. Pero kung sakali ba, pupwede ka ba na, Kwan? Since once in a lifetime lang naman ito pag-guest mo sa amin, baka naman po pwede ng Kwan kahit isang chorus man lang dyan. True. Kasi namiss na namin talaga. Okay lang. Pasensya na ha. Yan. Go ahead. Bukas na lang kita mamahalin sabay sa paglaya ng ating mga puso. Ayun, charot. Nabitin ka lang pero sobrang. Kasi bagong gising ako. Oo nga, sabi mo kanina. Bagong gising ako. Eh, alam niyo naman pag oo, 'di ba, pag bagong gising ang hirap kumanta. Nakatulog ako kasi umuwi ako from office ng alas 2 ng tanghali. Tapos nakatulog na ako. Wow. Sumobra yung tulog ko. Anyways, thank you very much. Last words mo na lang siguro. Meron ka pa bang gustong sabihin sa ating mga viewers? Yun. Thank you po sa mga sa mga nakakaalala pa sa akin. Charot. Actually, ang tagal kong hindi ginamit yung FB ko na main account ko. Yung friend ko si Kuya Jun. Meron akong ibang FB account na lagi na lang nadidisable ng FB, nakakainis. Pero ngayon, ilang account mo na talaga, ito na talaga. So nakakatuwa kasi yung tulad ng birthday ko, ang dami rin nag-greet. Tapos minsan may nag-chat pa sa akin. Mm-hmm. Oo, yung nangangamusta. Ganun. Sa pakiramdam, yun na lang yung yun yung siguro isa sa mga masasarap na part na nakita ka kasi sa TV, gano'n. Oh, marami pa rin nakakilala sa'yo. Tapos, dito naman sa Binyan, ang dami ko ding mga anak-anakan, dahil ko ding mga naging friend, gano'n. Lalo-lalo doon sa Bichato, sa office namin, parang alagang-alaga yung pagka-artista namin. Nice. Oo, kaya sobrang blessed ko na mapabilang sa mga ganitong mga organization.
Wow. Ayan, at shout out sa lahat ng mga katrabaho ko dati sa Kimberly Clark. Kung nanonood man kayo, alam ko mayroong mga taga San Pedro at mga taga Binian dyan. And for sure, mapapanood nila to. Ilalagay ko dun sa group chat namin ng mga taga ex-Kimberly Clark. Ang dami mong petition noon. Ay, oo. Every month, meron kang petition. May patisyo, may panapkin, ano pa. Panty liner, lahat na. Ay! Kailangan ko yung panty liner. Anyways, thank you very much, Led. Appreciate you. Thank you po. Thank you po sa inyo. Very much. Sobrang nag-enjoy kami sa episode na ito. Alright. Mm-hmm. Okay, mag-extra lang lagi, kami. Mag-extra lang kami. Mag-picture tayo after ito. Mabilis lang to extra namin na ito. Okay, at yan po ang kabuuan. Go ahead, Claude. Yes, at yan po ang kabuuan ng ating kwentuhan ngayong gabi. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod na linggo para sa isa namang masayang balitan at balitaktakan mula po rito sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Ako po si Claude. At mula naman po dito sa Singapore, ako po si June. Ito ang programang ginawa ng mga Overseas Filipino mula sa Kapwa Overseas Filipino. At ito ang Starbuzz Live. Thank you for watching our program. Please do like and share this video. Don't forget to watch our other videos and subscribe to our YouTube channel. Salamat, Carita J.